Matagal na to ha. Diyos ko, yung mga anak na ako. Si Karen, tinamayan ang luminado. Si Kit. Hindi ko pwede umalis kasi ibubusahan ang mahal-mahal mo ko. Diba? Ano? Kasi hindi ko pwede umalis kasi ibuprubo ko sa akin ang mahal mo ko. Channel, and for today's video, bakit kayo iniipit yung boses ko? Hindi kasi natutulog yung anak ko dun sa kabilang kwarto, baka marinig ako. Okay, so for today's video, dahil alam naman natin na ano, nagaling ako ng Pinoy Big Brother Teen Edition 4, magkakaroon tayo ng PBB reaction video. Yung batch namin yung ano, yung papanoorin ko ulit. Siguro, kailan ba kami nag-start ng PBB? 2012. So, 2012, 20 na ngayon. So, mga 8 years. Wow, galing sa math. Char lang. Hindi kanino pakinumpit yun. So, 8 years ago, nagsimula yung PBB. Actually, kwento ko yung journey ko sa pag-audition. Konti lang. Ano yun, nung time na yun, parang 15 years old pa lang ako. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi yung mga kasabay ko nun sa audition, lahat sila magaganda, sexy, ganyan. Tapos, mga kanya-kanya talagang ano, kanya-kanya talagang eksena dun pag nag-audition ka, ganun pala dun. Tapos, nung pilahan na, hindi ko yung ni-expect na parang tatawagin ako. So, parang inisip ko talaga, anong ba ginawa ko? Bakit parang napili ako? Ganyan. So, until big night, ayun, fast forward to big night, pang second big play, pang second big placer po ako. So, sa mga katanong po, ang kabatch ko po nung aming PBB is sila Myrtle, siya po yung aming big winner. Si Kit Thompson, si Ryan Boys, si George and Jai, si Hashtag Tom, si Alec Dungo, na doktor na siya ngayon. Marami pa kaming iba, marami pa kami. 15 kami dun sa batch namin. Shout out kay Jesper Garcia, yung aking editor. Siya ang nag-compile nitong mga videos na to. Siya rin yung editor ko ng mga vlogs ko. Ngayon, ang gagawin natin sa video na to, eh, babalikan natin. My gosh! Kinakabahan ako doon sa itsura ko. Kasi may mga napapurod ako sa YouTube. Mukha talaga akong butike. So, titignan natin ngayon kung ano ang magiging reaction ko sa mga video namin dati sa PBB. Okay, so for our first video. Oh my gosh. Payat! Sobra! Oh, danceries! Lakas sa loob! Hey! 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 Oh my gosh! Oh, gosh! Oh, sorry! Alright! Oh my gosh, skeleton ka, girl! Oh my gosh! Ay! No! Hey! Grabe yung ang payat ko sobra! So, yung kasama ko, yung naka-black sa Myrtle, yung nasa kabila. So, first video, nakakalota. Yun yung time na ano, yung wind up na yun, yun yung time namin na gagawa kami, may weekly task kami noon na kailangan namin gumawa lang isang prod na kailangan may, na ma-showcase yung mga talents namin. So, parang si Tom kumanta, yung mga unusual na ginagawa ng, kunyari ako, dancer talaga ako.
Pero trinay ko na magkanta, ganun. Apat na housemate yung nag-try ng unusual talents na pinakita nila. Tapos, ako yung naging leader nitong, ano na to, nitong task na to. Parang ako yung nag-choreograph, ako yung nag-ayos ng choreography! Ako yung nag-ayos ng line up, ng pagkakasunod-sunod. Yun lang naman yung ano namin na yun. Yun lang yung task namin na yun. Grabe, yung nakakatawa. Ang gosh, ang payat ko. Pero mas okay na yung ganitong itsura. Medyo chubby-chubby kesa payatola, doy. Okay, video number 2. Hindi ko pwede kumalis kasi mapapabusa ng mahal-mahal mo ko. Ah! Diba? Ay, yung mga sinasabi ko! Napapusa ko na maya! Teka lang, hindi ko ata kaya to kusin tong video na to. Nandidiri ako, ano ba yan? Nakakadiri ko. Nagsasabi ko, take note ha, 15 years old na ako dito. Kaya siguro nabansagan tayong PBBTs? PBBTs? Hindi, kasi kayo, nag-explain agad. Kasi kinapanoorin muna natin to. Ano ba yan? Matagal na to, ha? Diyos ko, mga anak na ako. Na ang luminadong sikit. Hindi ka pwede umalis kasi ipaprobusa ng mahal-mahal mo ko. Diba? Ano? Kasi hindi ka pwede umalis kasi ipaprobusa sa akin ng mahal mo ko. Totoo yung mga sinasabi mo. Totoo yung mga pinagagawa mo. Taong bahay mong dinside nun. Hindi ako nakahingaw ng slight. Naluloka ako sa mga pinagsasabi ko. Diyos ko, day. 15 years old, ipuprove mo pa sa akin na mahal-mahal mo ako. Ano ba yan? Actually, hindi ko alam kung ano nga sabihin ko. Si Kit ngayon is a very good friend of mine. Ano ba, sa PBB house kasi, di ba 15 lang kami. So, 8 na girls, tapos 7 na boys. May mga chance talaga. Tsaka ganda ko ah. May mga times talaga na, to be honest, nagiging unaware kami. Lalo ako sa camera, nasa PBB nga pala ako. Kailangan kahit pa paano naman may mga nanonood sa aking kabataan kahit naman pa paano. Nawawala kahit naman pa paano sana. Maging prim and proper naman. Kaya lang, syempre, bata lang din po ako, no? Nawawala ako sa state of mind ko. I-explain. Hindi kasi, di ba, parang nung time namin na yun, dun lumabas nga, dun nga nauso yung PBB teens na, ano, na linyahan. Ayun nga po, to be honest, hindi ko po talaga alam na gano'n nakalaki yung impact na nagagawa namin sa loob ng bahay. Tapos bukod doon, yun nga na minsan sa bahay is, kunyari, may mga bagay ka na nasasabi na akala sa para sa'yo wala lang, pero big deal na pala siya. So, medyo yun nga, unaware ako doon sa ano na yun, sa mga gano'ng class. Hindi ko na naalala yung part na yun. Kadiri. Okay, let's move on. So, diba? Dog 51 is in Erica. Papa! Nakakaloka talaga. Mamaya ako mag-explain. Bakit gano'n ang mga steps mo, Karin? Kasi po, ano, as a dancer po, kailangan may eye contact. Mm. Pero, hindi naman, ano, from experience ang steps. Hindi ba nakikiss? Hindi po. Hindi ba nakikiss? Never been kissed. Well, kandidiri, kapag niyayakap ka? Depende po, pag nag-chusera ka. Hindi nilapot. Sabi niya, oo ma. Okay. So, itong video naman na to, ito nga po yung dumating kami sa point na ang task namin is yung pag-showcase ng talent namin. So, yun yung pagbubuo ng production number. So, pumasok sila Vice Ganda, sila Angeline Quinto, para magbigay sila Robbie, sila John Prats na nagbigay sila ng advice para kung paano ang magiging flow ng show, kung ano pwedeng ma-share ng mga knowledge, kung anong pwedeng gawin sa production number na yun.
Tapos, yun nga, itong pagpasok ni Meme Base is parang, naalala ko pa dito yung sinabi niya sa akin na ano eh, na parang tungkol sa soft drinks ba yun? Basta parang inaano niya na pag uminom ka na masyadong maaga ng soft drinks, baka sumakit ang chan mo, ganyan-ganyan. Pero wala namang masama sa pag-inom ng soft drinks. Basta alam mo kung kailan mo dapat inumin. Para may ganun pa siyang sinabi, naalala ko yun. Tapos ngayon, eto na nga, so, napaka-chusera ko dun sa ano, sa never been kissed, never been touched. Totoo naman yun. Dun sa part na yun, wala akong jowa, never ako nagka-jowa nung pumasok ko ng PBB. Nagka-jowa man ako, pero yung, alam mo yun, parang puppy-puppy love lang, yung tipong, yung sa school lang, ganyan, arty-arty ka lang sa school. Pero, yung time na yun, hindi ko talaga siya na-consider as, alam mo yung boyfriend-girlfriend thing. Pero, may something, ganon. Tapos, yun nga, yun, basta, next video na tayo! The housemates ang pagdiri. At first I was afraid, I was petrified. Hindi ako yan. Hindi ako to. But then I spent so many nights thinking how you did wrong. Si Ate Marcel to! Si Ate Marcel! But I learned how to get along. Ang hilig kong mag-lip sync. Lagi akong bored. So now you're back from my face. Nakakamiss naman! Actually, sobrang bored namin lagi sa bahay kasi ano, parang wala, pagka wala kaming gagawing task, nababored kami kasi parang syempre wala kayong gagawin, so wala namang TV, walang cellphone, wala ano, so kanya-kanyang trip lang talaga yon. Oh, kung sakali addiction naman siya ang lalabas ngayong gabi, kamusta na ba yung estado ng samahan ninyo? Nakaayos na ba kayo? Hindi na ba kayo masyado nag-aaway lagi? Actually po, kakaaway lang po namin kayo. Bakit na naman? Ano na naman ang pinag-aaway? Dahil sa lip balm. Bakit? Ano naging problema sa lip balm? Dahil ko natapon yung lip balm, tapos tinapon niya. Kanina yung lip balm? Sa kanya. Tinapon mo? Tinapon niya? Tinapon. Lagi ko natapon. Sabi tinapon, tinapon niya. Naku, ayusin nyo yan. Dahil syempre, hindi nyo naman alam kung sino lalabas ngayong gabi. Tigilan na natin ang pag-aaway. Okay, so, yun yung time na eviction night. So, si Kit yung lumabas nung gabing yun. Hindi ko alam kung magkalaban kaming dalawa nun sa eviction night eh. Pero, yun, alala ko yun. Nag-away kami dahil sa lip balm. Pero, sobrang ano, diba? Sobrang walang kwenta. Pag-aaway. May I ask you some things? What is the meaning of pathology? Oh my gosh! Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong pathology. I encountered that word last year. Gulong-gulo rin siya. Doctor. Of? Pato. Pats. Pato. Pathology is the veterinarian word for pato. Logy came from the word logic, which means pato. Sabi mo, girl! May conclusion. I made the decision that pathology is the person who keeps pato or duck in illnesses. At dahil mukhang hindi na kinakaya ni Karen. Karen? Yes. I suggest you call a friend. Alright. Okay, so yun naman, ano yun, yun nga, nagkaroon kami ng English session ni Big Brother. Parang tuwing hapon yun, tatawagin niya ako sa confession room, tapos tuturuan niya ako ng mga English words. English words na ang hirap-hirap, so parang ako, ha, ano yun? Bakit? Hindi ko ba alam yun? So yun, yun yung ano na yun, kasi nga wala kang masyadong pinaggagawa. Puro kita! Nakakusta. Oh. Kailangan ginawa ko sa'yo. Ito ka lang! Wala lang. Walang mali siya yung hug ngayon. Babaliw ka lang naman? Ay, nababaliw. Hindi naman babaliw. Lagi naman sa tayo sa away. Ikaw. May mga kinilin. Sige mo na nalaramdaman nila. Tapos, ano pa?
Oh my God. Nakakatawa to si Kit. Nag-uusap kumakain. Oh my gosh, nakakatawa. Lagi kami magkaaway ni Kit. Lagi kami parang aso't pusa. So, doon naman sa video na yun, yun yung parang a day before siyang ma-evict. Bakit puro Kit yung video dito? Basta yun. So, nakaka-touch naman kasi parang hindi ko naman expected na siya na yung lalabas noon. So, kung alam ko lang din, di sana parang nagkaroon kami ng maayos sa pag-uusap nung time na yun. As a housemate to ha, as Karen Reyes, 15 years old. So, mag-uubos ka? Ano pangalan mo? Oh, diba? Bali! Mama! Ikaw, si Buya. Si Papa Roy! Ato yung mga kamo? Malalaki to. Buya, pwede mo dala sa mental hospital to si Karen. Kinakausap ko si Buya. Buya, hindi po. Tinatanong ko lang kung saan yung mga kasama niya. Kunti na mo? Bakit? Oh my gosh! Hindi mo kinakausap. Ano pinagagagawa mo, girl? So, to video na to naman, parang napanood ko to one time sa sa YouTube na parang sa Uber. Wala, hindi ko na maalala tong nangyari na to. Basta parang siya, parang kakatapos lang ata namin kumain ng breakfast. So nagre-ready kami for lunch. So si Papa Ray tsaka si Kit talaga nagluluto ng aming meal every day. Minsan palit-palit pag kung sino yung kaya magluto ng isang meal ganyan. Ayan! So nakita niyo yung aking mga PBB video before. So kita-kita niyo naman po yung transformation from butike to mother butike to mother butike. So ayun na nga siya. So thank you guys for watching this video. Please do not forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga vlogs ko. At dahil dyan, speaking of vlog, kung meron kayo mga suggestions na for our future vlog, i-comment it down below. Comment it down para makita natin kung ano yung mga gusto nyo pang mapanood or gusto nyo pang itry ko na mga challenges, ganyan, mga kwento, ganun. Yun na mga po at maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe! Booyah!